bagong taon, bagong chika, at ihatid sa inyo ng bagong programang Showbiz sa IZ. Chismis at intriga, latest sa panlasa ng masa. Makakasama nyo sa isang oras na chismisan sa may init na Showbiz balita. Jam Tarayo! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa inyong lahat. Kung nasaan nun po kayong lupalop ng mundo, naroroon, daan ka na lang. Yan ha, good morning people of the world. Siyempre, ako po si Jam Tarayo, ang inyong kasama. O ang inyong kasama, kachikahan, tuwing Sunday morning. Masakasama niyo po ako sa isang oras na tawanan, harutan, kulitan, at siyempre, chikahan sa mga may init na showbiz balita. In and out of the Philippines. Ayan ha, good morning. Hoy ha, syempre, Labor Day po ngayon, May 1. Ayan ha, naku, doon po sa mga kababayan natin na talagang hirap na hirap na makahanap ng kanilang mga trabaho, hirap na mag-isa-isa sa mga website, kung ano man ang papasukan nilang trabaho. Now it's your time, dahil mayroon pong programa ang ating pamaalaan na po pwede kayong mag-apply. Syempre, dadali nyo lang po yung mga necessary documents, resume, magdala kayo ng samahan nyo na rin ng bio data, ayan ha, samahan nyo na rin ng mga personal, yung mga papeles, mga NSO, birth certificate, yung mga records nyo ng PhilHealth, BIR, at kung ano-ano pang mga ID, ayan, dalhin nyo yan, dahil importante yan. At syempre, no, magdala rin kayo ng lakas ng loob. Syempre, pag ini-interview ka, hindi po pwedeng pahiya-hiya. Dapat, ha, pag ini-interview ka, bida-bida ka, gano'n. Dapat lahat, alam mo. At syempre, yung a-applyan mo syempre yung trabaho, alam mong kaya mo rin talagang pangatawanan kapag ka, na-hire ka na dyan sa specific na trabaho na yan. No? At syempre, no, 8 days na lamang po at halalan 2022 na. Napakabilis ng araw, ano? Magpipili na po tayo ng ating iuupo bilang mga leader natin sa pamahalaan, ano? Importante na diyan, syempre unang-una ang ating itatalagang presidente. Ayan ha. So 8 days before election, kinakailangan po, actually ini-encourage siya ng ating COMELEC na dapat mayroon na tayong kodigo. Importante yan, ha, para pagdating mo doon, syempre may COVID-19 pa rin, no, mga friends. May COVID-19 pa rin, na talaga nga namang laganap na laganap pa ito. Lalo't may pumasok na naman na bagong variant. Ayan na nga ang BA.2.12, if I'm not mistaken, ano. Doon sinabi naman ng DOH na talaga nga namang mild lang ito. I mean, hindi pa naman nagpapakita ng severe na symptoms sa mga naapektuhan itong BA.2.12, na bagong variant o bagong Omicron variant. Pero ganun pa man, syempre dapat mag-ingat pa rin tayo dahil meron pa rin banta ng COVID-19. Ayun na nga, nadadagdagan. Pero, ha, dapat iwasan natin na magkaroon tayo ng matagal na exposure sa labas. Kaya nga sinasabi ng ating pamahalaan, maggawa na kayo ng kodigo para pagdating nyo doon sa mismong butuhan, magshishade ka na lang. Wala ka lang ibang gagawin. Shade na lang, pirma, pasok ng balota, labas. Diba? Pasok at labas lamang ng presinto. Ayan ang gagawin niya sa mismong araw ng butuhan, ano? At syempre, no, ang mga kapatid ko, ang mga friendship ko, ng mga Marites, Marisol at Marina, ano? Huwag muna tayo makipagtsikahan sa mga kumari natin sa mismong araw ng butuhan. Dahil iniiwasan nga po natin ang matagal na exposure sa labas. Diba? Ang mahalaga, nakaboto ka na, umuwi ka na, be. Huwag ka nang tambay-tambay pa doon. Taantayin mo pa yung barkada mo na sasabihin mo, sino binoto mo? No? Tama na muna yung mga chikahan pagkatapos na lang ng eleksyon yan. Ayan ha. At saka, no, kasi may banta rin ang pamahalaan natin, ano, na right after eleksyon, dahil nga sunod-sunod ang kampanyahan, sunod-sunod ang mga religious activities, meron daw nga maaring magkaroon or posible na magkaroon ulit ng lockdown dahil posible din na tumaas ang kaso ng COVID-19 after eleksyon. You know, it's true. Kasi yun yung mga nagva-viral na mga campaign rally ng mga kandidato na talaga nga naman dinadagsa ng mga tao dahil syempre, no, yung presence ng mga artista, presence ng mga public personalities na talaga nga naman sumusuporta rin sa kanila, yun din ang isa sa mga sa dinudumog, no. Syempre hindi lang yung kandidato, pati din yung mga public personalities na nandoon, ano. Kaya talaga nga posible yan
Ngayon, ang ano lang, ang gusto lang ng ating pamahalaan, siyempre, mag-ingat ka pa rin, be. No? Huwag ka pa rin pakalat-kalata. At siyempre, no? Hoy! Alam nyo ba ha, eto? Dahil karamihan na nga sa mga pampublikong sasakyan ngayon ay libre na MRT3. Ayan ha, nag-extend sila ng ano, ng free ride dyan sa MRT3. No? Ganon din sa mga buses. Dito sa Pasig, meron. Meron silang bus na free ride din. May nakita rin akong UV Express na free ride din. Sa may bandang Taguig, kung saan ang way ko pa uwi, meron ding free ride bus din ito, no? Talagang lumalaganap na ang serbisyo na yan ng ating mga local government, no? Na nag-o-offer sila ng free ride sa mga, ano, sa mga commuters, yan. Importante yan. Pero syempre kahit free ride be, kung sino-sino kasi yung mga nakakasakay natin eh. Syempre free nga eh, 'di ba? Most especially yung mga alam mo 'yon, yung mga kunwari hindi naman tayo sa nagaano, pero yung makakasabay mo, yung namamali mo sa daan, o yung mga nag-iikot-ikot sa mga jeepney na marami ang exposure nila or talagang exposed sila sa virus. Ayan. Kaya kailangan mag-ingat ka. Kung hanggat maaari, kada hawak mo doon kung saan ka man na humahawak, sa upuan o sa railings ng sasakyan mo, nako, mag-alcohol ka kaagad. Dahil hindi ka naman nagiging maarte. Ano? Yan ang namimisinterpret ng mga kababayan natin ngayong panahon ng pandemya. Hindi porke palagi ka nga nagsispray ng alcohol, ay kaartehan yun. Hindi po. Nag-iingat lang po. Siyempre, no, kung ikaw sa sarili mo, alam mo sa sarili mong matibay ang immune system mo, yung uuwian mo, yung tatabihan mo sa trabaho, paano kung hindi? Paano kung sila ang mas naapektuhan ng maigi doon sa hindi mo pag-iingat, 'di ba? Mas malala ang epekto dahil nakadamay ka pa ng ibang tao. Kaya no, ini-encourage tayo ng ating pamahalaan na mag-ingat pa rin po, social distancing, face mask. Nako ha, yung iba ha, tinatanggal na ang kanila mga face mask sa mga public transportation, sa mga daan. Naku, wag po, parang awa nyo na, lalong-lalo na kung nakakaramdam kayo ng sintomas, most especially, ang pinaka-common ngayon, sipon. Yan ha. Lagi nyo iisipin yung worst sa nararamdaman ninyo. Dahil common yung sipon, dahil nga uulan, iinit, diba? Sobrang hirap ng ating panahon ngayon. Kaya kinakailangan talaga na mag-ingat, mag-face mask, social distancing, at syempre, magdala pa rin tayo ng alcohol. Ayan ha. Kaya naman, inaanyayahan ko po kayong makichismis sa ating talakayan ngayong araw via our DWIZ Facebook page. Yan ang DWIZ 882. At syempre makijoin sa amin via Twitterverse by using the hashtag showbiz sa IZ. Ayan ha, live na live din tayo sa ating YouTube, DWIZ 882. At syempre pwedeng-pwede rin kayong manood via our DWIZ app. Available po yan, both Android and iOS phone. Ayan ha. Naku, pwedeng-pwede rin kayong mag-comment. Naku, comment po kayo sa aming Facebook Live, ano? Siyempre, gusto ko rin naman maging open tayo sa isa't isa. At kung meron kayong dagdag na chika, dagdag na chismis, buong puso po namin i-entertain yan at i-research namin yan for you guys. Ayan ha. Kaya naman, unang linggo ng Mayo. Ayan ha. May season na. Summer season na. Ayan ha. Na yung mga magbi-beach, mga pupunta kung saan-saan. Ako, sulitin nyo na yan dahil pagkatapos ng eleksyon, yan, posibleng magkaroon ng lockdown. Baka mapospone ang mga swimming. Sayang ang mga nabiling swimsuit. Ayan. Siyempre, no, but we will still be giving you the hottest showbiz news of the week na nakala po siyempre ng buong DWIZ team. Hoy! Unang-una na dyan, ha? Eto, mainit na mainit kasing init ng panahon natin ngayon, ano? Tinanggihan ng sexy actress na si AJ Ravala ang kanyang role para sa remake ng Scorpio Nights. Paliwanag ni AJ, ipaprioridad niya muna ang kanyang pag-aaral kaya hindi niya tinanggap ang project. Sinabi pa ng sexy actress na mag-lie-low muna siya sa pagpapasexy at nais niyang matupad ang kanyang dream role na bumida sa isang action film. Tiniyak naman na ni AJ sa kanyang fans na hindi ang kaliwaan ang huling sexy movie niya. Meron pa naman pala. Doon sa mga ano, may bet na bet ito si Kumaring AJ, ano. Samantala, ang kapwa sexy actress na ni AJ na si Christina Bermas ang hahalili sa kanya sa Scorpio Nights 3.
na unang pinagbidakan noong 1985 ni na Ana Marie Gutierrez at Orestes Ojeda at nasundan ang part 2 noong 1999 na pinagbidakan naman ni na Joyce Jimenez. Uy, crush na crush to ng mga kalalakihan si Joyce Jimenez up until now. At Albert Martinez, uy, ano ko rin to, crush ko rin to si Albert Martinez. Bakit kaya yung mga ganitong artista, no, mga katulad nila Richard Gutierrez, ayan mga Ian Veneracion, yung mga hindi nag-age, hindi tumatanda na mga artista, no, na parang pag nakita mo, parang ang pogi-pogi pa rin, mas pogi pa rin dun sa mga bagong mga artista, no, iba pa rin talaga ang karisma nitong mga kalalakihan na ito, no. At eto na nga, though hindi naman, actually, baka ang nabasa ko sa mga Facebook comments, no, baka daw eto si AJ Raval, eh parang pinapalaylo ng kanyang partner ngayon na si Aljur Abrenica. Though hindi pa naman nila inaamin, pero nga dating sila, yun naman ang inamin nila, no. At sinabi na rin ng tatay na ito ni AJ Raval, no, na si Jeric Raval, inamin niya na rin. So baka nga, yun daw, yun yung usap-usapan, yun yung chika-chika sa Facebook. So ayun na nga, no. Pero gayon pa man, syempre kung ano man ang gustong tahakin ni Kumaring AJ sa kanyang sexy career, kasi talaga nga namang sexy itong si AJ Raval, eh susuportahan natin. Yan, alam ko susuportahan mo rin yan, Chong. Alam mo naman, ikaw pa. So ayun na nga, no, napakabilis ng oras. Magbabalik po ang Showbiz sa IZ. Showbiz sa IZ. TWIZ. Showbiz sa IZ. Inyong lahat. Siyempre, nagbabalik po ang Showbiz sa IZ. Kasama niyo pa rin siyempre ako, Jam Tarayo. Ayan ha. Hoy, eto na nga. Eto, nag-trending din to talaga. Talagang inabangan. Dahil yung partner neto ni Kumaring Kylie Versosa. Eh, sabi nga ng mga netizen, eh, nagpaka-sad boy talaga siya sa Facebook o sa Instagram, ano. So, eto na nga, hindi na napigilang maluha ng beauty queen actress na si Kylie Versosa na nga napag-usapan o mapag-usapan sa isang Noontime Show ang tungkol sa hiwalayan. Sa isang segment kung saan isa si Kylie sa mga hurado, bigla na lamang siyang naluha dahil sa kwento ng kanyang ng isang contestant kung paano ang minsang maliliit na bagay ipinag-aawayan nila ng kanyang nobyo. Bigla namang humirit si Vice sa beauty queen at tinanong kung may pinagdadaanan ba ito na mga challenges sa kanyang buhay pag-ibig, pero hindi agad nakasagot si Kylie at naluha na lamang ito. Ayon kay Kylie, na-touch lamang ito sa kwento ng naturang contestant. Matatanda nga may lumalabas na issue na nagkakalabuan na sila, pero ha, inamin na talaga nila na wala na talaga sila, no? At dahil nga dun sa post din ni Kylie, dun siya nag-start sa post ni Kylie sa kanyang Twitter na broken siya, tapos may broken heart na emoji. Sa ngayon ay ito na nga, pero ha, si ang nagbigay ng statement na talaga nga hiwalay na talaga sila ay ang kanyang partner na si Jake Cuenca. Yan ha, nag-post pa nga ng selfie si Jake Cuenca eh sa kanyang Instagram na talagang umiiyak siya at talagang sinasabi niya na I will fix you. Yun yung isa sa mga post niya. Pero alam mo ha, normal yan ha, sa buhay may relasyon. Yung simpleng problema lang, maliit na problema lang. Minsan nga eh, yung simpleng pag-uusap niyo kung saan kayo kakain kapag nagde-date kayo. And minsan nauuwi pa yan sa breakup, mga be. Totoo yan, ha? It's true. Kasi no, ibig sabihin, yung parang hindi kayo nagkakasundo sa ganung simpleng bagay lang. Hindi po nga, saan tayo pupunta? Kunwari, gumala kayo pareho, no? Gumala kayo. Sabi niyo, nag-off kayo pareho sa work. At tapos pinag-iisipan niyo, saan kaya tayo pupunta? Dapat lalayas tayo. O sige, layas tayo. So, yun ang pinagkasunduan niyo. Pero ang pag-aawayan niyo na, saan tayo pupunta? At isa pang busi, ang madalas na pinag-aawayan, saan tayo kakain? Yan, kasi may mga ganitong pangyayari. Kunwari, sasabihin ng lalaki, usually lalaki yung nabibiktima dito eh. Aminin nyo na itong mga sis, eh, no? Sasabihin nyo, sige, gusto ko kumain. For example, gusto ko ng seafoods. Tapos sasabihin naman ng babae, ayoko ng seafoods. Diba? Ano na to, pinapili mo yung partner mo tapos ayaw mo pala. Diba? Kaya minsan talagang mahirap magdesisyon, most especially yan pinaka mahirap na desisyonan kung saan kayo kakain ng partner mo, no? Pero yung mga maliliit na problema, yun totoo yan, posible rin yan lumaki. Kasi minsan sasabihin ng babae, eto totoo tong nangyayari ha. Siguro dahil nangyari na rin sa akin. Minsan sasabihin mo na, paminsan-minsan naman magdesisyon ka para sa relasyon na to. Ano? Kusan lang kakain? Gusto mo magdesisyon para sa relasyon na
dapat. Alam mo, totoo yan. Minsan kasi sa mood swings din natin yan eh. Sa mood swings din ang part. O hindi lang babae ang ganyan ha. Though mostly babae. Pero meron ding mga lalaki na ganyan. Meron ding mga lalaki na madalas talaga tuyuin. At hindi natin maiiwasan yan. Kasi ano yan eh, minsan sa panahon na rin. Panahon! Pero minsan yun na rin ang nagiging epekto niya. Pero ganun pa man, no? Siyempre, kung kaya namang ayusin, bakit hindi? Kung ganito lang naman kababaw ang pinag-awayan ninyo, tapos maghihiwalay kayo, edi parang pinatunayan nyo na rin na mababaw lang yung foundation ng relationship nyo. Diba? Kasi yun ang importante, eh. Dapat malalim. Dapat yung mga ganitong pag-uusapan, kung sa kayo kakain, kung sa kayo pupunta, kung anong una nyo nga pupuntahan, kung anong susuotin mo ngayong araw na ito, mga ganyan. No? Dapat talaga nga, yun ang, dahil nga simple lang yan, dapat mas madaling naaayos. Pero kapag, ayun na, may iba kasi na, ungkatan na ng mga past, eh, dati nga ganyan kayo, dati nga ganito yung ginawa mo eh, ayun lang ang problema doon. Kasi, kung hindi tayo makakaget over sa mga past relationships natin, o sa mga past experiences natin, ano, doon sa partner natin ngayon, eh, magiging problema natin yan, then magiging balakid yan, para magkaroon tayo ng maayos, maganda, at matinong relasyon sa partner natin ngayon. Ayan, kaya nga naman, ano, syempre dasal natin na since inamin naman nila na hiwalay na sila at they're still friends. Yan nga, usong-uso yan sa showbiz eh. After breakup, friends. No? Though bagaman alam naman natin na hindi yan totoo in real life. Dahil, syempre naman, may awkward na moments yan. Nag-live-in kayo, nagsama kayo kung saan-saang travels, di ba? Tapos, friends, after breakup, no? Ano yan eh, hindi makatotohanan yan eh. Pero dahil kiniklaim na nilang gano'n, no, edi paniwalaan na natin. Pero sa totoong buhay, malabo talaga yan. Malabo. Kasi syempre may pinagsasamahan kayo eh, diba? So ganyan pa man, syempre pagpipray natin na maging maayos. Though kung hindi naman na sila magkakabalikan, eh, ang mahalaga, eh, ano sila, at peace sila sa isa't isa. At wala silang samaan ng loob, walang bigatan ng loob, or walang mabigat ang puso pagdating sa breakup. So ito na nga susunod. Eto ha, usap pang ano to, Hollywood. Ayan ha. Ang Filipino-American singing sensation na si Olivia Rodrigo ang kinuha ng kauna-unahang celebrity endorser ng US-based cult favorite beauty brand na Glossier. Uy, mahal tong beauty brand na to ha. Hindi natin to afford. Ako ha, personally, hindi ko to afford. Inanunsyo na singer sa kanyang Instagram account na excited na siya sa kanyang partnership sa naturang beauty brand. Tampok sa campaign si Olivia para sa Glossier ang You Look Good motto, kung saan ibinahagi niya ang kanyang beauty must-haves tulad ng eyeliner. O kasi si Olivia ano to eh, medyo rocker eh, kaya gusto niya ng eyeliner. Pero ano yun eh, parang mostly kasi yun na yung bagong ano ngayon, yun yung bagong fashion style. Yung mga eyeliner, mga winged eyeliner, mga cat eye na sinasabi nila, yun na yung bago ngayon. Ang mga foxy eye makeup, ganyan. Si Olivia rin ang pinangalan ng Best New Artist sa katatapos lamang na 64th Grammy Awards, kung saan ginamit niya ang Glossier para sa kanyang full face look. Ayan ah, syempre palakpakan natin si Kumaring Olivia. Ano, sa kinadami-dami naman talaga ng makakakuha ng award or kukunin nga, pati kukunin brand ng Glossier, no? Mahal na brand yung Glossier na yan. Sa kinadami-dami, eh talaga nga namang Filipino-American pa ang namayani, beauty pa rin talaga ng mga Pinay, ang talaga nga gustong-gusto. Huy, kasi alam mo ha, may napanood akong video, no? Na kaya gustong-gusto nilang make-up pa ng mga Pinay. Dahil ang mata natin, alam mo yun, hindi masyadong ano, dikit yung talukap natin. Though may, syempre may mga lahi na yung ibang ganon. Pero mostly sa atin ganon, kasi yun naman talaga ang ano, trademark ng Pinoy, yung dilat na dilat yung mata. Tapos ang lalaki ng ano, ang lalaki ng mga bibig, ganyan, kaya ang lalaki ng mga ngiti, ayan, trademark yan ng mga Pinoy eh. Kaya talaga nga, ansuki talaga tayo ng mga beauty brands, lalo na ng mga international beauty brands. O isang example na dyan, si Maine Mendoza, no, na endorser siya ng MAC. Yan ha. Kaya talaga nga, syempre, no, we are very proud na Filipino, dahil proud Filipino moment yang ganyan, may nananalo ng mga Pinoy sa mga ganyang klaseng patimpalak. Ayan. Susunod, eto na nga, trending ngayon sa social media ang aktres na si Andrea Brillantes matapos itong magkaroon ng tila lutang moment sa bagong music video na pinagbidahan nito. Bumida si Andrea sa music video ng kaibigang si Addy
na tahanan na kung saan mapapanood na pinagluluto ni Andrea ng hotdog si Adia para sa kanilang umagahan. Hotdog! Nang tinikman ng aktres ang mantika ng nilulutong hotdog at saka sinabing, masarap ito, perfect, may lasang mantika, hindi ba maano, lapot-lapot yun sa ano, dila? Agad naman itong napansin ng isang netizen, dahilan para i-screenshot at ipinost sa Facebook na may caption na, hotdog yung niluto pero oil yung tinikman. Tapos masarap daw. Sabi sa inyo, nakakatanga magmahal. Samantala, nilinaw naman ni Andrea sa isang post na tubig ang kanyang tinikman at hindi mantika. Oy, nilinaw din to nung ano, nung organizer, nung mismong video. Yung talagang utak, yung talagang writer ng video. Nilinaw niya, water daw talaga yon. Na, pero ang ano talaga nila, ang purpose talaga nila ay maging controversial talaga yung music video na yon. At napagtagumpayan naman nila dahil controversial talaga. Biruin mo yon, siyempre yung katas ng hotdog na humalo doon sa tubig, yun ang natikman mo. Yun ang tinikman ito ni Kumaring Andrea. At talaga, masarap din naman talaga ang hotdog. Grabe naman. No? Masarap din naman talaga ang hotdog. Yun nga lang at talagang pinagtawanan lang din talaga ng mga netizen. Dahil nga sobrang ad na yung hotdog usually piniprito lang yan eh. Yun talaga ang madali. Do prinito niya rin naman dun sa video. Tapos yung mantika, anong pagpipritohan mo, titikman mo. Talagang yun din naman talaga ang unang maiisip. Kaya naman talaga nag-trending itong video na to ni Andrea Brillantes. Ayan. So eto na nga susunod. Dahil itinakda na ang National Costume Presentation ng Miss Universe Philippines 2022 sa Vigan City, Ilocos Sur. Ayon sa Miss Universe Organization, nakaranas ng technical problem ang event kaya hindi ito natuloy kahapon or hindi ito natuloy noong 25 dahil noong 25 ito dapat mangyayari. Ayan ha. Tiniyak naman ang organizers, bakit nakahapon yung sinabi ko? Pero tiniyak naman ang organizers na magiging uniquely beautiful ang presentasyon ng mga kandidata. Sabi nila 30, Sabado yan, kahapon, ano, naganap ang Coronation Night sa MOA Arena. Nakuha. At alam mo, may pumutok na balita nga na ano ha, na talaga nga na mga, talagang handang-handa na ang mga kandidata na to. At uy ha, ito naman sasabihin ko, opinion ko lang naman ito, pero ang galing sumagot ni Binibining Bohol, ni Miss Universe Bohol. Ang galing-galing sumagot niya, talagang ang articulate talaga ng mga sinasabi niya, talagang direct to the point. Kasi alam mo, pag sumasama ka ng mga pageants na ganyan, kinakailangan ang sagot mo talagang ano eh. Kailangan ang sagot mo, talagang direct to the point. At kung ano yung tinatanong sa'yo, tutumbukin mo na. Kasi, ayun na yun eh. Dapat talagang masungkit mo na talaga kung ano talaga yung sagot na hinihingi ng mga hurado sa'yo. Ayan ha, kaya naman ipagdadasal natin na sana magkaroon ng magandang resulta yung Miss Universe Philippines na yan. So yun na nga, magbabalik po ang showbiz sa IZ makalipas lamang po ang ilang paan. Showbiz sa IZ! WIZ! Showbiz sa IZ! Ayan! Hello, people of the world! Siyempre, nagbabalik po ang showbiz sa IZ. Kasama niyo pa rin siyempre ako, Jam Tarayo. Hoya! Ayan! Ngayon, talaga namang excited na rin ang lahat dito nga sa magiging kalalabasan nitong Miss Universe Philippines na ito. Dahil, nakapasok kasi si Hipon Girl. Ayan ha, hinahanap ko ngayon ang kanyang article dahil gustong-gusto ko nang i-tackle sa inyo kung ano nga, nakapasok si Bakla sa top 40, di ba? Yung iba talagang hindi nila ina-expect na makakapasok ito si Hipon Girl sa top 40 dahil nga naman na baguhan dito sa, though matagal na siyang sumasali ng mga pageants, pero talagang itong mga ganito kalalaking beauty pageants, first time niya rin talagang nasalihan. Marami lang talagang nag-udyok sa kanya para sumali sa mga ganitong kalalaking patimpalak. Dahil sexy ito at saka matangkad. Talagang hindi ko rin alam kung bakit, excuse me po ha, charot. Pero hindi ko lang alam kung bakit Hipon Girl ang tawag sa kanya. Dahil maganda si Bakla. Maganda talaga. Ngayon, makikita mo naman yung transformation na talaga. Iba rin talaga ang nagagawa ng makeup. Dahil alam ko, hindi talaga tinatanggap sa mga ganyang pageants yung mga nagparito, kaya ganyan. Ini-encourage nila yan. Kasi hanggat maaari, dapat natural beauty mo yung talagang mamamayani doon. Pero alam mo ha, napaka-honest niya. Kasi, nung tinanong siya na
kapag, di ba nakapasok na siya, no? Sabi, paano pag ano, kapag question and answer. Tapos, syempre nasa Miss Universe ka, kinakailangan English ang sagot mo. Paano yon? Sabi niya, kukuha daw talaga siya ng translator. Hindi naman masama. Kasi kung yung ibang bansa nga eh, di ba? Para lang magamit nila yung language nila doon sa bansa nila eh, gumagamit sila ng translator. O bakit hindi naman po pwede yun? Di ba yun pwede sa ating mga Pinoy? Syempre, no? Mas kung mas madali mo ma-express, ma-expound yung gusto mong sabihin, yung gusto mong isagot doon sa tanong na yon, eh di mas maganda. Oh? Tsaka, ano yan eh, kumbaga, mapapabulaklak pa yan ang translator. Maibibigay niya yan ng maganda, ng mas suwabe doon sa mga judges ng event na yon. Kaya nako, God bless you, Hipon. At syempre, no, talagang, uy ha, nag-trending din yan dahil di ba nag-guest siya doon sa vlog ni Karen Davila. Binigay na ni Karen Davila yung kanyang share doon sa naging vlog nila ni Hipon Girl. At alam niyo kung magkano, mga be? Naku! Tumataginting lang naman na 100,000 pesos. Napakalaki ng ginagastos sa vlogging eh, no? Minsan nga iniisip ko mag-vlog na lang din eh. Baka mamaya, doon pa ako yumaman eh, di ba? Pero kidding aside, ano, maganda rin yung mga ganito nga makakasama mo sa industriya dahil hindi sila maramot. At talaga nga, talagang bibigay nila sa iyo kung ano yung share mo. Siyempre, nag-participate ka rin naman kasi doon sa vlog na yun eh. Pinakita mo rin yung best mo doon sa vlog na yun. Kaya talaga nga, naku, congratulations, Hipon Girl. At sana, no, magtuloy-tuloy ang iyong swerte pagdating sa mga ganyan. Uy, sobrang bata pa niya. Kung hindi man siya pala rin nasa susunod na round, eh, next time, at least may time pa siya para makapag-prepare, para mas puliduhin niya pa yung kanyang communication skills, diba? Kasi yun naman ang importante pagdating niya sa mga beauty pageants. So, eto na nga, susunod! Nako, eto! Excited na rin ako dito eh. Dahil ibinida na actress na si Angelica Panganiban ang kanyang baby bump. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Angge ang mga litrato sa kanilang beach getaway ng boyfriend na si Greg Homan. Kung saan, suot ang swimsuit at beach skirt. Inulan naman ang papuri ang post ng aktres at tinawag siyang glowing mommy at magandang buntis ng ilang tagahanga at kasama sa showbiz. Matatanda ang noong nakaraang buwan nang i-anunsyo ni Angge ang kanyang pregnancy na isa raw sa pinakahihintay niyang papel sa kanyang buhay. O isa bang artista na ganito na, parang tumanda na sa showbiz industry, na talaga nga namang ano, wala na silang ibang ginawa, kundi mag-entertain ng tao, gumawa ng pelikula para masatisfy yung kanilang mga fans, ano. Isa ito sa mga milestone na talagang pinagdadasal nila. Kung hindi man magkaroon ng, siyempre, mas importante pa rin, siguro naman na gusto rin ito ni Kumaring Angelica na maikasal muna bago magka-baby. Pero alam mo, either sa dalawa, still a blessing. Diba? Magkaroon ka ng partner na faithful sa'yo, sa kinadami-dami. Siyempre, nasubaybayan nyo rin ang love story niya ni Kumaring Angelica, eh, no? Sa kinadami-dami ng mga nakarelasyon niya sa showbiz, both showbiz and non-showbiz na industriya, ano, sa business industry man. Sa kinadami-dami ng naging karelasyon niya, at least, at the end of the day, mayroon pa rin siyang partner ngayon. Talaga nga namang love na love siya. At talaga nga namang responsable. Nire-respeto siya, di ba? Talaga nga, sabi nga yan eh, na kung hindi ka man siniswerte sa buhay mo ngayon, bilog ang mundo. Darating ang panahon, darating yung time mo kung saan, eh, syempre, magiging masaya ka. Yan naman ang gusto ni Lord para sa ating lahat. Diyan tayo pantay-pantay. Dahil daw may mga struggles talaga tayo in life, hindi pwedeng wala ka nararanasang struggles, be. Ano ka? Perfect? No? Hindi ganun. Lahat tayo may nararanasang struggles in life. At talaga nga, ang swerte na lang talaga tayo dahil may mga tao na marunong mag-manage. Meron din mga tao na bagamat hindi ka marunong mag-manage ng challenges, ibibigyan ka ng mga tao na tutulungan kang maka-overcome o ma-overcome kung ano man yung pinagdadaanan mong hirap ngayon. Yan ha, bilog ang mundo! Kaya kung ngayon, palagi kang niloloko, tapos sa susunod, kapag nadala ka na, syempre, no,
hindi ka nalulokohin at nakabigyan ka pa ni Lord ng talaga nga namang, ano mo yun, hindi mo ina-expect na love life. Ayan. Pero no, hoy, kung niloloko ka na nga parate, tapos, sa susunod mong relasyon, ay aanga-anga ka pa rin, ay girl, may problema ka na, magpatingin ka na sa doktor. Kasi dapat nga, ano, hindi natin tinotolerate ang mga bagay na ginagawa sa atin ng ating mga partner na alam natin na hindi tama. No? If you think na, though hindi naman ibig sabihin na pag nagawa ng isa, tama na, hiwalayan na. May mga ganon na pinababayaan na lang. Pero wag, no, kung talagang mahal mo yung partner mo, wala namang masama magbigay ng chances. Second, third. Pero kung yung mga chances na yun, na habang tumatagal, nakakampante na lang yung partner mo na gawin niya ng gawin sa'yo dahil pinapatawad mo naman siya. Eh girl, baka talaga namang kailangan mo na mag-isip. Ano, baka talagang kailangan mo nang umatras, kailangan mo nang kumalas, kailangan mo nang mag-move on. Kasi hindi na po healthy yung ganong relationship. Ayan na nga. Kaya naman, very happy tayo kay Kumaring Angelica. At soon, ano, very soon, alam kong hindi lang ako, pati yung mga fans neto ni Kumaring Angelica, excited na rin sa kalalabasan ng kanilang baby. At syempre, no, sana maging kamukhang-kamukha naman neto ni Kumaring Angelica dahil tisay-tisay ito si Kumare. So, eto na nga susunod. Eto, huy, nag-trending din to, ha. Aminadong aktres na si Rhea Ataide na attractive at amazing guy si Joshua Garcia. Totoo rin naman yan, ano? Alam mo, follower ako nito sa TikTok. 2 minutes pa lang after ng posting ng kanyang video. Aba naman talaga, million views na. Naku, Joshua. Pero sinabi ni Rhea na magkaibigan lamang sila sa kabila ng mga chismis na nobyo nito ang aktor. Age gap raw ang dahilan kung bakit hanggang mag-friends lamang sila at hindi na pwedeng humigit pa rito. Sinabi ni Rhea na 30 years old na siya habang 25 years old naman ang aktor. Huy, oh, no offense, pero okay lang naman yung ganun, ano? Wala namang problema yung age gap. Sabi nga nila, age doesn't matter. Kapag talagang mahal mo at nagkakaintindihan kayo, masaya kayo sa relasyon ninyo, eh bakit naman hindi? Why not? Pero samantala, kampate at komportable na siya sa status nila ni Joshua na maging friends forever. Alam mo, maganda yun, ha? Honest to si Rhea Ataide na talaga nga namang inilinaw niya na sa press, sa media, sa mga fans, na talagang walang mangyayari, mas malalim pa na connection sa kanilang dalawa ni Joshua. Bagamat ay may post din kasi ito si Joshua Garcia nung birthday nito ni Rhea na happy birthday rumor girlfriend, na talaga nga namang pinotak tirin talaga ng mga netizens, ng mga talaga mga followers nila, eh, ang mahalaga, naging honest sila pareho na they're just friends, na walang mas malalim na connection pa doon. At talagang mas pinapahalagahan nila yung friendship. Kasi nga naman talagang kung magkaibigan kayo, tapos nagkainlaban kayo, di sumugal ka. Ginowa mo ngayon yung friend mo. Naghiwalay kayo. O di hindi na kayo friends. Sayang. Sayang yung dapat sanang memories na nabuo nyo na before, na dadagdagan nyo na lang sana na magjowa kayo. Tapos maghihiwalay kayo. E di sayang. Diba kaya nga yung iba eh, kapag kunwari nagkaka-inlaban na. Ano man nangyayari to, ha? Doon napapanood ko rin naman to sa mga movies. Pero nangyayari din to in real life. Talagang ano pa nagkaka-inlaban na sa mga magbabarkada. Sasabihin na, oh sige, after neto, friends pa rin tayo, ha? Doy! Scam! Hindi totoo yan! No? Walang ganyan. Wala na nga. Nagbabalikan as friends. Hindi totoo yan. Kasi may awkwardness yan. At talagang, kung dadalhin mo rin yung present partner mo, kunwari nagkaroon ka na ng bagong karelasyon, tapos dadalhin mo sa barkadahan ninyo, sa tingin mo ba, hindi magkakaroon ng awkwardness, diba? Siyempre, iwas pusoy ka na lang. Kaya dapat talaga, no, yung mga friends natin na alam natin may malalim tayong connection sa kanila at love natin, mag-friends lang tayo, walang mas malalim na connection pa doon, eh, wag na tayo mag-asam na humigit pa doon ang magiging treatment sa atin itong kaibigan natin na to. Dahil kung dyan sa estado ng buhay nyo na yan, sa status ng relationship ninyo, ay masaya at kampante na kayo. Eh, tama na yun. Diba? Kaya dapat talagang mag-isip-isip din tayo ng maigi. Sabi nga nila, magpipili ka ng love life, isipin mo muna ng marami bago ka sumugal. Dahil po ang pag-ibig, hindi lang yan parang damit na pagkatapos mong gamitin, itatapon mo na sa labahan, tapos lalaban mo ulit. No? Hindi ganun yon. It's a commitment na dapat buong puso mong binibigay ang sarili mo, your loyalty, your
your respect to that person must be present at all times. Yun, yan ang pinaka-importante. Ayan ha. Kaya naman ha, talaga nga, pag-ingatan nyo po ang inyong relationship with your friends. Ayan ha. Kaya naman, uy, ang bilis ng oras. No, magbabalik po ang Showbiz sa IZ. Showbiz sa IZ. TWIZ. Showbiz sa IZ. Balik po ang Showbiz sa IZ. Kasama niyo pa rin siyempre ako, Jam Tarayo. Uy! Bago tayo pumunta doon sa mga natitira na lamang natin, no, ng mga chika, o natitira kong chika sa inyo today. Siyempre, gusto ko munang batiin ang mga nakasubaybay sa atin ngayong araw na ito, ano? Siyempre, no, nauna na dyan ang aking mga mahal sa buhay. Yan, kay Julie Tarayo, Elvira Tarayo, kay Abel Garcia, kay MJ Molina, kay Grace Baguno, kay Jez Alvelda, kay La Amelia Soriano, Arthur Soriano, kay Armel Soriano. Hello, my loves. Hello, happy watching. At syempre, no, binabati ko rin, syempre, ang mga suki na nakasubaybay sa atin ngayong umaga na ito. At talaga nga namang laging present sa aking mga, sa aking show. Ayan, ha. Thank you so much po for watching. No? At eto na nga, no, susunod na chismis. Dahil nakatanggap ng pambabatikos mula sa mga netizen ng aktres na si Ai de las Alas. Matapos mag-viral ang isa sa kanyang TikTok video. Nabatid na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang pagsasayaw ng aktres suot ang pulang bikini. Ayon sa mga netizen, nagmumurang kamiyas ang naturang komedyante dahil nalalaos na ito sa industriya ng showbiz. Uy, grabe naman. Denied man naman ni Ai ang pambabash ng mga netizen dahil inaasahan na niya ang iba't ibang mga panlalait. Uy ha, eto. Naku, lagi ko pong sinasabi yan dito sa programa ko, no? Kung talagang, alam mo yon, kung talagang sa tingin mo sa sarili mo ay malinis ang puso mo at talagang naniniwala ka sa sarili mo na maayos ka, tapos yung simpleng reaction mo na yon sa eto sa mga artista na to, eh, kung mag, Diyos ko, magdudulot yan ng depression sa tao. Eto si Ai, huy, napanood ko yung video niya, ay nakikita niyo po sa screen. My gosh, ang kinis! Sa ganung edad niya, na-maintain niya yung ganung skin, na talagang makinis ang puti. Sabi nga nila, makinis, maputi. Yan. Yan ang ano, yan na ang ano ni Ai. Kasi nga, talaga nga namang ano siya eh. Kumbaga eh, talagang ano siya, focus siya dun sa craft niya. Dahil ang puhunan talaga nila dito, bukod sa magaling siyang komedyante, puhunan din nila syempre, ang kutis, ang balat. Kaya talagang inaalagaan ito ni Kumaring Ai. Kaya no, naku, wag po tayo magsasabi ng hindi maganda sa kapwa natin. Sabi nga nila, kapag alam mong wala kang magandang sasabihin sa kapwa mo, shut up ka na lang. Kasi no, makakapag-cause ka lang ng anxiety, ng depression dun sa tao. Bagamat artista sila at iniisip mong sanay na silang makatanggap ng mga ganyang pagbabatikos galing sa mga netizens, wag pa din, no? Kung ikaw sa sarili mo, ipinoprotektahan mo yung sarili mo na wag masaktan, no? When it comes to other natures, pag-ibig man yan, family matters man yan, financial, spiritual, emotional, ano? Ganun din sila. Siyempre, tao din yan. Kahit pa sanay sila sa mga ganyan, binabasa din nila yan at pinag-iisipan din nila yun. Isa nga, hindi pa sila nakakatulog eh, no? Kaya wag na wag po tayo magsasalita ng mga ganun sa kapwa na, eh, tao po yung mga yan. Ayan ha? Nako ha? Igilan mo na yan, be. So, eto na nga. Dumating sa Pilipinas, reigning Miss Universe Harnasan. Uy, nandun siya sa Miss Universe. Ito ay para dumalo sa Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2022 na magaganap or naganap noong April 30. Personal na sinalubong si Harnas ni Narvacan Ilocos Sur Mayor Luis Singson at anak nitong si Richelle Singson na Michael. Ito ang first country visit ng beauty queen matapos manggaling sa hometown nito sa India. Ito po ay in-arrange talaga ni Chavit Singson. Itong actually lagi talaga siyang organizer ng Miss Universe Philippines, no? At talagang napakalaking karangalan po na nadalaw tayo ni reigning Miss Universe Harnas Sandu. Napakalaking inspirasyon po 'yan para sa mga sumali sa patimpalak na 'yan. Kasi no, pag makita mo yung reigning Miss Universe na nandoon at tapos chini-cheer ka or talaga nga ng mga hands-on at talagang nakinangiti sa iyo, mapipressure ka din at the same time magpapakita ang gilas ka, no? Yan ang ano eh, yan ang
yan ang attitude nating mga Pinay, no? Pag nakakita tayo ng someone inspiring na talaga nga namang isasalubungin tayo, eh nakakaganda din naman, nakakagaan ng loob at talaga nga nakaka-G talaga sa work yan. So eto na nga, eto susunod, uy ha, ipinasilip sa publiko ni Andy Eigenman at asawang si Philmar ang kanyang surf shop at snack o snack bar na matagal na nilang pinapangarap na maitayo. Sinimulan nilang buksan ang Kanawaya Surf School na makakatulong sa mga nais matutong lumangoy at mag-surfing. Patok din ang kanilang negosyo sa mga turista at mga nais magbakasyon sa Siargao ngayong summer. Ayon kay Andy, malaking tulong din ang kanilang dream shop sa mga taga-Siargao upang mapataas ang turismo at ekonomiya sa kanilang lugar. So ayun na nga, susunod na nanguna si Makati City Candidate Michelle D. sa Miss Universe Philippines 2022 preliminaries na ginanapa noong April 27 sa Cove, Manila sa Pasay City. Nasungkit ni D ang Miss The Medical City, Miss Jojo Bragais, Face of Essentials by Bello, Miss Crimsilk, Miss Kum Universe at Miss Save Point. Tig dalawang awards naman ang naiuwi ni na Katrina Llegado ng Taguig, Paulina Cucharo Amelings ng Bohol at Celeste Cortesi ng Pasay City. Sina Marco Gumabaw at reigning queen Beatrice Luigi Gomez ang nagsilbing host ng Miss Universe Preliminary Competition na dinalohan ng Miss Universe 2021 Harnas Sandu. Performers na sina Easy Mill at Angie Salvasyo. Showbiz sa IZ. TWIZ. Showbiz sa IZ. So ayun na nga, eto, huy, nagtrending din to dahil sinilang na lang singer actress na si Angeline Quinto ang panganay na anak nila ng kanyang non-showbiz boyfriend. Ibinahagi ni Angeline ang balita sa mga fans sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories. Sa isang larawan, nakasaad sa caption ang 10:22 p.m. April 27, 2022. Hello, baby Silvio! Na nakakahulugang isinilang niya sa oras at araw na yon ang kanyang baby boy. Nitong Miyerkules ng gabi, nang isiwalat ni Quinto na manganganak na siya kasama ang larawan ng kanyang baby bump. Uy ha, congratulations kumaring Angeline, no? Siyempre, uy, napakahirap manganak, no? Napakahirap mag-labor. No, kala ko mo talaga naranasan. Pero, hoy, nakikita ko yung mga ate ko talaga nag-labor. Na sobrang hirap na hirap sila. Talaga nga namang hindi mo maipintang muka. Sinasabi nga nila, eh, no? Lahat na ng santo na tao, wag mo na, mailabas mo lang yung bata. Totoo yun. Kaya naman, congratulations kumaring Angeline. Napaka-brave mo. Dahil sabi nga nila, pag nangangalan ka, yung isang paa mo talaga nasa hukay na eh. Kasi maraming posibleng mangyari, no? At talagang ginaid ka rin ni Lord dahil nagkaroon ka ng successful na panganak, no? Sa iyong baby boy. Kaya congratulations kumaring Angeline. So, ayun na nga, no? Siyempre, bago po ako magpaalam, nais ko pong magpasalamat muna siyempre sa buong pamunuan ng DWIZ 882 sa pangunguna na po yan ang aming boss na si Boss D. Edgar Cabangon, kay Miss Ana Cancino, Sir Cholo Baviera, Sir Tito Encarnacion, Sir Marvin Estigoy, Sir Bragi Braganza, and Sir Bert Mozo and Miss Judith Estrada Lariño. Yan, maraming salamat po. At syempre na sa mga humalili sa akin ngayong araw na ito, sa pangunguna na yan ni Engineer Jeric Barreto, sa ating CA na si Joan Punay, Mays Aliño Dayon, kaya Abby Aliño Angeles, kay Ariam Sancho, siyempre, kasama rin dyan si Abby Walanday. No, maraming salamat kay Patrol 11 Tina Nolasco at siyempre sa ating social media writers na sila Allen Ibanez, Kimi Gomez, Joanna Luna at ang mga mamayang paparating na siya Angelo Baiño. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay at panonood po ng Showbiz sa IZ. Siyempre, kasama ako, Jam Tarayo. Susunod na programa, gawin ang tama kasama sa Direct Heidi Season. Showbiz sa IZ.